Hello, good morning. So, may job tayo today. Laptop. So, ano to? Galing siya ng Taguig. Yun. So, pinadala lang sa Tuktok. Yan. So, ito siya. So, dinala siya kahapon. Ito siya nabubuksan. Yan. So, ang problem nito ay ano, walang display. Ano lang siya, dim display. So, buksan natin siya. Ayan, deliver lang to, shipping lang. Ayan, sinan sa ating picture, dim display yung issue niya. May isa siyang charger. May pangalan, sinulat naman yun ang pangalan. Asus. Yan natin ang ilaw para magawa na. So, ayan. So, model niya ito. Yan, Asus model F35 tapos L. So, check, tingnan natin. Power natin. So, naka Jeep, ano siya? Naka video card. So, may ano siya, i3 tapos video card. So, power natin. Ayan, napansin nyo. Ano siya, oh. May logo siya ng Windows. Ayan. Pero wala siyang display. Ayan yun. Siyempre, unang gagawin natin para natin malaman. Dim display siya. Saksak muna natin siya sa monitor. Tayo ng external monitor. So, tayo ng source VGA. Ayan. Ayun siya guys, meron siya display na naka VGA, pero dito ano siya, malabo. Ayun, meron siyang ano dito, ayun, pansin nyo, medyo white. Ayun, medyo white siya. Tara, ayun, kinan natin, taas natin. Ayun, pansin nyo, hindi gumagalaw masyado kita eh. Ayan, okay, so patayin na natin, testingan natin siya ng LCD muna. Okay, okay, may tumatawag. So yan, dalhin muna natin yung screen din sa baba. Hindi itong ano eh, takip. Ayan, break din natin namin. Tapos, nangyari natin. So, test nga muna natin siya ng LCD. Baka kasi siya LCD. Minsan kasi sa flex naman. Para i-check din natin yung kanyang baka wala, missing yung backlight.
kalimitan yung mga na-repair ko nito, na-upload na natin sa ating YouTube channel. Ano siya? PCH control, PCH backlight control. Yan yung mga nagiging issue niya. Sa Asus, sakit ng Asus. Buksan natin. Medyo malaki to guys, malaki yung screen. Uro yan na to, siguro mga 19 inch, 15.6, pero ang laki niya eh, malaki yung screen. Ito lang ito tinatanggol eh. Ayan, hindi natin matanggal. Tanggal na ang lock. Kailangan natin testingin yung ano. Built in ang battery. Maganda na natin tanggal. Hindi ko ito nagagalaw. Forty pin. 40 pin.
lang ito. Tabi ko muna ito. Nag-testing natin ang sinig, diba? Para malaman natin. Okay. Try natin. Power on. Gamit natin ito. So yan, nakita nyo, nakaano pa rin siya. So, possible na problema talaga sa board. Yan, hindi siya nagano. Yan, ayun ang logo niya. Sa monitor lang lang gumana. So, babaklasin ko lang guys ang board para i-open natin siya. Yan, bumuka siya. So, baklasin ko lang yung board guys. So, yan, bago ko lang siya baklasin guys. So, wala pala siya mga tornilyo. Ayan. So, tinanggal na yung tornilyo sa likod. Wala lahat siya. Ayan. Para makita lang natin. Na wala. Kasi sinip lang to sa atin eh. Ayan. Tanggalin ko lang siya. Wala ba lang tornilyo? Nabuksan na. So, ayan. Natanggal na natin. So, testing tayo. Ito yung ating board view. Ayan. So, board view. So, tingnan natin ang alina missing. So, ito. Balik panel. Kita nyo ba? So, tingnan natin yung 18 volts. 18. So, 18 volts. So, yun. AC bat synchronize. Okay. Natin sa tester natin. So, pin number. Okay. Sa may resistor na malaki. Okay. Test natin. So, DC volts tayo. Switch sa microscope. Okay. Yan. Ito na. So, meron tayong pin number 1 here. 1. So, yung ating hinahanap ay sa pin number pin number 29. Ah, number 29. Mali. So, pin number 38. Ang dami naman nagko-comment sa Facebook. Sa YouTube channel natin. Easy bot synchronize. So, 38 hanggang 40. So, mayroong resistor na isa dito. So, tingnan lang natin yung resistor. So, ito yun. So, plug na natin ang power. So, meron tayo available. 19 volts. Okay. So, ibig sabihin ito yung 19 volts natin. Okay, available siya. Then, sa next, hanapin natin ang kasi wala siyang, wala tayong display kahit tinry natin sa LC, ibang LCD. So, hanapin natin ang panel VCC. So, pin number 1. Number 2. Das. So, number 1. Okay. Okay. Pin number 1 and 2. So, meron tayong VCC na patay. So, power on muna natin ang unit. Power on. Kasi wala siyang voltage. Power on. Yan, may katampan. Meron tayong 3.3.
Codes. So next natin. Three bolts. So three bolts. Pin number 4. So, bilang tayo, pin number 4. 1, 2, 3, 4. Meron tayo 3.2 volts, so available. So ibig sabihin may problema nga. Ayun, backlight enable pala. Check natin backlight enable. Okay, may tatlong transistor dito. So check natin yun, alin ba yan. Punta tayo na desktop. So ito yon, may tatlo. So ito ay papunta ba siya na anong pin? So, pin number 36. So pang-anim galing sa dulo. So ito siya. Okay. So, meron tayong 2.9 volts. So lumibang dito, ito. Ayan, 2.9. Punta dito, pin number 6. Available naman siya. So, wala tayong missing. Available siya. Try natin siya sa... Okay. So, ibig sabihin, walang problema ang ating supply. Patay natin. Ikot yung pan. Atin naman natin. Nating LDBS. Pero bakit siya walang display? Bakit kaya? Kaya hindi siya gumana dun sa ating ano. So, try ulit natin yung LCD niya. Yung ating LCD niya. Baka ayaw lang dun sa aking LCD na pinag-testing na. Makasira ang LCD nya. Okay na yung connection. Okay, try natin. Makasira ang kanyang ano. So, power on. Yan. So, wala pa rin. Malabo pa rin siya, may sulat. Okay, try natin ibang LCD niya. Hanap ako. Baka naman sira ang flex. Try natin ibang LCD. Okay. Ah, flex ang sira. Hanap ako ng ibang LCD dito. So ito. Ibang LCD. So, try natin to. Kanina ba to? Tingnan natin kung nasira nito. Tingnan natin dito. Baka gumana. So, walang power. Okay. Try natin dito. Baka naman flex ng sira. So, plug natin. Power on. Display siya. Diba? Yan guys, may display siya. So, ibig sabihin, okay ang flex. Masira ang kanyang LCD. Okay, time natin. Customer. So, ayan. So, nagpabook na customer. Sorry. Bali, sira ang ating LCD. Wala tayong backlight. Check natin yung LCD nyo. Kasi, sira.
balik ko lang to. I think I'm still gonna pass to. Okay. Natin. Pagpunta tayo sa kanyang LCD. So, confirm. Problem LCD niya. Walang backlight. Check natin kung ano yung mga imaging voltage. Okay. So yung mga test point yun nandiyan sa likod. Dahil may problema ko ng LCD, ilunan natin ng tape. So, wala siyang backlight. Okay. So, voltage tayo. Yun yung mula, amazing. Ito kami short. Shorted. Okay. So, voltage tayo, lipat. Pasensya na kayo, hindi masyado kita yung ano, resistor natin. Sandali. So, voltage tayo, power on natin. Power on na siya. Sabihin natin ang fuse. 23. Sabihin ba naman buo ang fuse. Pwede ba natin? So, sa kabila ang mga test point na ito. Flip natin ang laptop. Okay. So, ito ang brown. Kita nyo ba? So, meron dito PWM. Huh? Wala siya. Lock. Lock. 1.8.
discuss ka pa natin. ABCC. Try natin ang ABCC. Ano bang wala dito? 3 points. PW. So, 3 lang. So, yung lock natin ay 1.8. So, VGN. Negative. Negative 5. Sakto. So, this. Not easy. 5. Negative 5. BCOM. So, 2.7 ang ating BCOM. Ang ating ABDD. 7.5. So, 1.8 ang DBI. VGH. 21 volts. So, okay naman VGH. So, lead in a ball. Dapat 3.3. So, may 2.8 siya. Pwede na yan. So, voltage out. So, wala tayong voltage out. HVDD. So, mayroon 3.5. D-LED. So, mayroon tayong 18 volts. So, sakto lang. So, beacon. 2.7. So, ang ano sa atin ay ang bilid, wala. Wala tayong bilid. PW is 3.3. So PWM 3 lang siya. Okay. So balik tayo sa kabila ng board ng ating laptop. So power on natin siya. Power on yun, guys. Kita ba yung tester ko? Hindi na naman kita. Ang tester. Yan. Kita na. Okay. So, ito yung ating backlight. So, makita nyo, may output tayo dito ng backlight. Papuntang LED. LED backlight. So, ito may coil tayo dito. Tingnan natin yung paliban sa kabila. So, missing kasi natin is yung B LED out. So, yung ating missing voltage out. So, check natin kung may supply yung ating coil. Okay. Check. So, meron tayong 0 volts. Diode. So, wala tayong supply sa diode. Sa positive negative ng diode. So, wala tayong supply dun sa positive ng diode. So, capacitor. Okay. So, check natin to. May fuse dito. So, may fuse siya maliit dito. Napakita ko ngayon sa inyo sa ating CCTV. Para makita nyo rin. Excuse me. Yes po. So ayan, tuloy tayo. May customer na magkano ng ticket sa atin. Ticket ng aeroplano. So okay. So saan na ba tayo? So nawala tayo. So naka-on. Down yung ating unit. Pwede ko na. Saan ba tayo? Sa diode. Okay, wala siyang voltage out. Okay, meron tayo ditong fuse.
So may 19 volts tayo sa kabila ng fuse. Pero wala tayong output sa kabila ng fuse. Okay, patayin natin ang unit. So possible sira yung fuse. Tingnan natin, baka lang shorted, nagpo-protect. So buzzer sound tayo. Kita ba? Wala na naman, hindi na naman nakita. Sorry guys, pasensya na kayo. Ayan. So, buzzer sound tayo. So, fuse. So, hindi siya. Flash. So, okay. Open ang fuse niya. So, hanap ako dito ng mga laptop na sira. Ah, mga LCD na sira. So, ito. LCD na sira. So, sira na ito, guys. So, tingnan natin. Okay. Saan ba ang anyang fuse? Fusible. Fuse. So, backlight ito. Kasi ito yung backlight niya. So, ito. Tapos, may diode. Ito, fuse to. Ito, fuse pa rin ito. Sa dulo. Diba tayo ng fuse sa ating ano. Kita nga natin, hindi nyo pala nakita. Okay. Kunin natin yung piece na yan. Mawala pa ang fuse. So, lipat natin sa kabila. So, lagay naman natin dito. Malinggit lang ang fuse. So, ang G fuse. Kaya natin siya na. Okay. Okay, maliit na fuse, kulit natin. Siya ba siyang malinggit?
Okay, so nalagay na natin ang fuse. Tuyuin natin siya. So, continuity mode. Ayan natin kung connected na siya. Ayan. Try natin. Subukain na natin ang unit. Ayan natin kung gagana. Siyempre, plug natin yung charger. Kanina ko pa ito ginagawa. So, voltage tayo. Na natin siya sa kabila o magkakaroon siya ng display. Okay? So, sa bilid. Bilid tayo. So, power on natin siya ngayon. Power on. Nagkaroon ba? So, wala pa rin. Ayun. Nagkaroon siya. Check natin ang bilid. So, meron siyang, ha? Huh? Wala ba? So, ang bilid natin ay parang nawala. Tingnan natin kung nagkaroon ang ating bilid. So, wala. Nawala. So, nawala siya. So, ayan, no? Malabo. Tingnan natin kung nag-open. Diba? Bakit siya wala? Okay, nawala siya ng voltage. Nag-open na uli yung fuse natin nilagay. So, may shortage siya. So, nag-open siya, may shortage. Kaya, ganun. Check natin mga small capacitor. Diode. Hindi naman. Ito. Shorted. Oh, shortage siya. So, i-jigan natin siya ng ina-i-jigan natin dito. So, i-jigan natin siya ng So, dahil siya ay 19 volts. So, i-jig tayo 19 volts. Tignan natin kung magdadrop. Okay, eject.
natin ang mag-drop. Sa voltage tayo. Ayan. So, nagda-drop yung ating voltage. If you can see, ayan. Ayan, so baba natin yung ampere. Tapos, kaya natin siya ng alcohol. Alin na siya natin. Ito ba? Oh, ito. Yeah, so try natin. Inject tayo. 9 volts. Ayan, huli. Huli guys, shortage yung isang capacitor. Pakita natin sa inyo para naman malinawan. Ayan. Jig tayo para makita nyo kung alin yung shortage. So, lagyan natin siya. Alcohol. Tapos, jig tayo. Yung mapansin nyo dyan. Dito tayo i-check. Ayun, kita nyo to. Natuyo. Okay, palitan natin yan. So, shorted. So, ayun ang ating fuse. Sira na yung ating fuse na isa. So, hindi ko nasubukan kung bakit pumutok ang ating fuse na isa. Sayang. Okay, so ayan ang ating fuse. Shorted pala siya dito. Okay, habitan natin dalawa ang hinang. Okay, pass. Bilis lang. Hanap na tayo yung capacitor na minakahaba. So, ayan. Continue tayo. Putol, may tumawag. Ang gagawin ko dito, hihinang natin. Hihinang ko na yung capacitor. So, meron na ako dito ng ready. So, nakakuha na ako sa pandi ng laptop. Sa LCD din ang laptop. Okay. Hina ko lang siya guys. Yeah. So, ginawa ko dito, pinalitan na natin kasi pwede naman yung isa na lang. Kaya lang, para maging matibay. So, kaya natin siya pinalitan. Ano? Kasi isang connection to eh. Sige pa natin. Testing natin. Masasound tayo. So, napalitan ko na rin siya guys, yung fuse. So, hindi ko na napakita. Yeah. So, yan. Wala na shorted. Yan, hindi na siya shorted. Oh. So, tingnan na natin. So, wala naman sa diode. Okay naman diode natin. Hindi naman shorted. Oh. So, ito lang talaga. So, ito yung mga pinalitan natin. Yan.
So ayan. So dalawa at dalawa lang guys yung sira. Fuse at saka yung kapasito. So ayan yung sira niya. Tabi na natin ito. PC sira. Ayan. So tagtaga na tayo dito. Sana gumana na. Sana yun lang yung issue. Kanina po siya ginagawa. Maraming dumadating na client. Kailangan natin siyang, silang asikasuhin. Kaya na-stop tayo sa battery repair. So, in-start ko ito ng alas 10. So, ngayon ay 1:30 na ng hapon. Kasi marami tayong client. So, may dumating kasi rin ako. Ano, binaba ko pa yan. Ito. Video card. Tapos video card. Ito ay taga-Antipolo lang yung taga-Teresa. Teresa Rizal. Tapos ito ay hindi ko alam kung taga saan. Hindi ko pa nagre-reply yung may-ari. Tapos nag-book din kasi ako ng ticket. Kasi may nagpa-book ng plane ticket. Okay, testing na natin before para tapos na. So yun lang yung issue nito. Okay, na-plug ko na. So yun lang yun. Sana gumana. Let's see. Ha? Saksak ba? Ito ng power. Wala pa rin. Pero walang backlight eh. Mayari. Power on. Wala pa rin. Mayari dito. Natin kung may supply. Mahirap na charger. Maluwag kasi. Dito na nga lang kukuha. Sa DC bench na nga lang tayo. Para sure. Yung charger kasi nila yung ginamit ko. Maluwag siya. Power on. Gumana ka. Gumana ka please. Wala pa rin. So nawala pa lang connection. Ano ba yan? Kasi natanggal yung connection. Ano natin? So, 19 volts. Nasa na yung ating isa. Yan. Tumana na. Power on. Ikot na yung pan. Ito rin. Nakakit. Ang issue. Alam ko na nakababa na naman ang aking sa DC bench kaya pala. Kalimutan ko na naman. Ano nga pala tayo sa shorted. Power on. Power on. Okay. See? Ayan. Nababas na Asus. Ayan guys. Okay na. Working na siya guys. Oh. Tanya nyo ba? Yan. Success. Repair. Yan, okay na siya. So, assembling ko na lang siya, guys. Mababa na yung ating pagre-repair na video. So, okay na po siya. Yan. Thank you for watching. So, assembling lang natin. Okay? Wait lang. Ipakita ko sa inyo naka-assemble na po. Okay? Bye-bye. Bye-bye for now. So, ayan. Tapos na natin siyang assemble. Ayan. Gumagana na siya, guys. Working na. So, maayos na maayos. Magana natin yung ating repair na laptop. So, problem lang niya, shortage yung capacitor. So, yung pinalitan natin na ito. Yan, malinggit na yan. Dalawang capacitor, ano lang yan guys? Isang capacitor at saka isang fuse, yung kulay white na malinggit. So, sobrang linggit lang yan guys. So, yan, okay na.
Pero hanggang dito na lang ating pagre-refer. So, salamat po sa inyong panonood. Don't forget to subscribe, like, and comment. And share to the others. Okay? Hanggang sa muli. Bye-bye.